Hello guys, andito naman si Pines Vlog, nagpabalik. So the last time guys, salamat sa panonood sa aking video regarding dun sa GoPro Hero 5 natin. So ngayon guys, bibigyan ko na naman kayo ng idea regarding po dito sa GoPro ulit at saka dito sa ating sports cam. Kasi marami ako nakikita ngayon dito yung mga kakabit sa mga motor nila. So bibigyan ko kayo ng idea kung ano nga ba ang diferensya nito kumpara po dito. So dyan na kayo guys, stay tuned. So guys, andito na tayo. Ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawang sports cam na to sa GoPro natin at saka dito sa sports cam natin na HD1080p. So ito kasi marami kasi ang nakikita sa Pilipinas na gumagamit ng ganito, nakakabit sa mga helmet nila pag nagmumotor. So ano nga ba ang diferensya nga nila? So una-una ang diferensya nila guys, pag sinabi nating budget wise, mas mura talaga to. Kasi ito nakikita ko sa Pilipinas, meron siyang 1,000 mahigit lang. So ito kasi sa Pilipinas nag-range kasi siya ng 20 plus, kung minsan may nakikita tayo 19,000. So medyo may kamahalan siya, di ba? Pero pagdating naman sa specs niya, medyo malayo nga pinagkaiba niya. So yun guys, sa specs natin, una-una, pag dito tayo sa Hero 5, ito po kasi kahit hindi na natin kailangan ng case, talagang submersible talaga siya. So dito, hindi natin siya totally mailublob kung wala tong case na to. Actually, ito yung case ng Hero 5 natin. Nabili ko kasi to kasi bumili ako ng isang set dati sa set ng GoPro. So napasama to. So hindi ko na rin siya nagagamit. So as is po siya dyan kasi ito wala ka namang problema kahit ilublob mo siya sa tubig eh. At ang diferensya nila guys, ito kasi pag nakapag-record ka kasi dito, kailangan mo talaga ng laptop. Kasi kung wala kang laptop, hindi mo maitatransfer yung kuha mong video dito. Di unlike dito sa GoPro, ito kasi pwede mo siyang i-connect sa cellphone mo, pwede mo na makuha yung video, pwede mo siya ma-edit. So yung diferensya nila. Tsaka dito guys, marami kasi siyang option. Una-una pwede mo siya makapag video, picture, timer, pwede mo siya makonect sa cellphone. Dito naman kasi isang setup lang kasi siya, hindi mo siya mababago. So ang mangyari lang dito pag ginagamit mo siya, on off on off lang. So yun guys, yun po yung mga tips at idea na binigay ko po sa inyo. Sana yung mga binigay ko pong idea sa inyo nakatulong po sa inyo, especially knowledge po sa mga sa atin po mga sports cam. So guys, don't forget to hit the bell button, subscribe and like para po sa panibago nating video, para po ma-update kayo. So salamat guys.